God, the Holy Spirit. Amen. To all who worship, youngs and olds, once again, good morning to all. Our topic for today that we are talking is all about the birth of Jesus Christ on December 25, 81. The birth of Jesus Christ is very precious and gracious to us, because God was born and be with us to save many people by teaching the Holy Gospel for the salvation of mankind through the offering of His blood on the cross. But many people are not believed to Him as God according to their faith. Through their religion, some of them denied the birth of Jesus Christ on December 25. Some of them are refusing in this day to celebrate this month, which is the birth of Jesus Christ. According to them, the December 25 is not true and wrong because of the different authors of the books to write according to their observation. The Paul's searching in the birth of Jesus Christ. I tell you the truth, the birth of Jesus Christ is AD 1, the month of December. The three kings of Asia, Melchior, Balthasar, and Gaspar, offered their gifts to Jesus. The December, that is the month of God. The people celebrating the joyful sound from 10 to 25. That is the true story of the birth of Jesus Christ. If you believe to Jesus Christ, you celebrate on December. That is the Son of God. Ayon sa ating pamagat, isinilang si Jesucristo noong December 25, Anno Domini, AD 1. Ang pagkabuhay ni Jesucristo ay pinakamahalaga at banal para sa atin, dahil ang Diyos ay nabuhay at kasama natin. Niligtas niya ang maraming mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo sa banal na ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga sangkatauhan. Sa kanyang paghandog, sa kanyang dugo doon sa cross, maraming mga tao na hindi naniniwala sa kanya bilang isang Diyos ayon sa kanilang paniniwala, sa kanilang relihiyon. Bawat isa sa kanila ay kanilang i-deny ang pagkabuhay ni Jesucristo noong December 25. Bawat isa sa kanila ay hindi nila binigyan ng halaga ang araw ng kanyang pananakan. Hindi sila nag-celebrate sa buwan ng Disyembre sa panganakan ni Jesus. Ayon sa kanila, ang December 25 ay hindi totoo na pitsa at bulan sa kanyang panganakan. Mali raw ito sa kanila.
Hindi raw ito totoo dahil sa mga iba't ibang sumusulat sa mga aklat na kanilang pinaniwalaan. Yung mga utol sa mga aklat na sumulat ayon sa kanilang obserbasyon tungkol sa panganak ni Hesus Kristo. Sabihin ko sa inyo ang katotohanan na ang pagkatao ni Hesus Kristo ay AD 1 Anno Domini, ang buwan ng Disyembre. Tatlong mga pare na bumisita sa kanya at nag-alay ng iba't ibang mga katulad ng mga ginto, mga perfume at mga insinso at marami pang iba. Nagmula sila sa Asya, sina Melchor, Baltasar at Gaspar, ang tatlong hari. Binigyan nila si Jesus ng pag-aalay. Ang Disyembre, yan ang bulan ng Panginoong Diyos na kailangan ang mga tao ay mag-celebrate at puno ng kagalakan mula December 10 hanggang 25. Yan ang totoong istorya sa pagkabuhay ni Hesus Kristo. Kung tayo'y naniniwala kang Hesus Kristo, kailangan mag-celebrate tayo sa Disyembre dahil siya ang anak ng Diyos. Kaya buong sanglibutan, maraming mga tao ngayon na hindi naniniwala sa pagkabuhay ni Hesus Kristo. Dahil ayon sa kanila, hindi yan totoo. Nabuhay raw si Kristo September 6 BC ayon sa kanila. Naganap itong AD 1 dahil nabuhay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya naniniwala tayo yung AD 1 Anno Domini, yan ay the day of Jesus Christ. Araw yan ni Kristo. Kaya maraming mga tao noong unang panahon na nag-celebrate ng kanilang mga paniniwala dahil nabuhay ang Panginoon na ang Panginoong Hesus Kristo. Kaya tinatawag AD 1. AD 1, December 1, nabuhay ang ating Panginoon. Kaya puno ng kagalakan ang mga tao noong unang panahon. Mula December 10 hanggang December 25. Mahalaga sa bawat isa sa atin ang pag-celebrate sa ating kaarawan para hindi natin malimutan kung ilang taon na tayo. Yung iba, hindi naniniwala dahil sa doktrina ng kanilang mga relihiyon. Kaya ngayon, bilang pag-alala natin sa ating tagapagligtas na Hesus Kristo, nandito tayo ngayon ating binigyang halaga. We are full of joy in ourselves because our God, Jesus Christ, nandito na sa sanglibutan, nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya buong sanglibutan, buksan ninyo ang inyong mga isipan, ang inyong mga puso, dahil tanungin natin ang banal na aklat para malaman natin kung totoo ba talaga ang pagkabuhay ni Hesus Kristo. Kung haka-haka lang ba ito? Kailangan magbasi tayo sa banal na aklat para maintindihan natin. Dahil live tayo ngayon,
makita sa buong sanlibutan na totoo talaga na nabuhay ang Panginoon. Kaya ang topic natin ito, the birth of Jesus Christ, ang pagkabuhay ni Jesucristo ngayong December. Dapat December 1, pero mayroon tayong batas na binigyan natin ng pizza ang ating celebration, December 25. Pero nung unang panahon, doon sa Israel at Rome, nag-celebrate sila mula December 10 hanggang December 25 according to the history. Kaya nandito tayo ngayon, binigyan natin ng halaga ang pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos, Jesucristo, dahil naniniwala tayo sa Kanya na Siya ang anak ng Diyos na ibinigay sa atin dito sa sanglibutan para magkaroon tayo ng kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, mga anak ng Diyos, buksan ninyo ang inyong mga tainga para makinig sa ating banal na ebanghelyo, para malaman natin na ang nabuhay ngayong December ay ang Diyos na anak na ipinadala ng Ama, na kailangan talaga maniwala tayo sa Kanya para makamit natin ang kaligtasan sa ating kaluluwa. Dahil kung hindi tayo maniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesucristo, hindi natin makamit ang kaligtasan at hindi tayo makaakyat sa langit. Mahalaga itong paniniwala sa pagkabuhay ni Jesucristo ayon sa nakasulat dito sa banal na aklat. So first question, the child born, para saan ang pagkabuhay ng bata? Unang sanggol. Yun ang ating unang katanungan sa banal na aklat, para malaman natin na totoo talaga na ang pagkabuhay ni Jesucristo is born for us. Nabuhay ang sanggol o ang bata para sa atin. Ibinigay siya ng Diyos na Ama para sa atin. Ayon sa Old Testament, nakasulat yan according to the book of Isaiah chapter 9 verse 6. The Bible said, as a child is born to us, a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Tagalogin ko ito. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan ang tawag ng ating Panginoon na nabuhay. Tinatawag siya na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Dahil siya ang makapangyarihang Diyos na walang hanggang Ama. Siya ang prinsipe. Prinsipe siya ng kapayapaan. Siya ang kangahanang tagapagpayo sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Dahil ang mga tao noong unang panahon ay mga salbahe,
mga makasalanan. Walang pinipili. Kahit sino, pwedeng parusahan, pwedeng patayin ayon sa kanilang kagustuhan. Kaya naawa ang Diyos, ibinigay niya ang kanyang mahal na anak para magbigay sa atin ng payo. Kung hindi natin alam ang ating mga ginagawa dito sa sanlibutan, bigyan tayo ng payo sa Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat. Yan ay nakasulat sa banal na aklat. Tandaan ninyo, noong nangangaral ang ating Panginoong Hesukristo kahit saan, sa tabing dagat, tabing ilog, kapatagan, sa ilalim ng punong kahoy, nagtuturo siya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga mabuting gawain, tungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil mahal niya ang mga tao, ayaw niyang maitapon sa impyerno ang mga taong mga makasalanan. Kaya tinatawag siya na makapangyarihang Ama, tagapagpayo sa lahat ng mga tao. Tinatawag siya na Prince of Peace dahil dala niya ang kapayapaan. Dahil magulo ang mundo noong unang panahon, lalo na ang Israel sa Jerusalem. Ang mga eskriba, mga parisyo, mga sudusyo, mga hudyo noong unang panahon ay mga salbahi, mga makasalanan. Kaya naawa ang Diyos sa lahat ng mga Israelitas na inaapi ng mga hari noong unang panahon. Kaya ipinanganak ang sanggol na ito para matanggap sa buong sanlibutan ang kaligtasan sa bawat isa. Yun ang sinasabi dito sa banal na aklat. Ha? Sinasabi dito, "For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government shall be upon his shoulders. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Power, Father, Prince of Peace." Kaya ang gobyerno natin ngayon nagbigay ng batas na kailangan talaga December 25 kailangan mag-celebrate tayo kung tayo'y naniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. The second question, who bear this son? Sino ang nagbuntis sa batang ito? Sino ang nag-anak sa batang ito? Tanungin natin ang banal na aklat sa Old Testament. The Bible answer, the virgin bore the son, call his name Emmanuel. Ano ang tawag sa kanyang pangalan noon? Emmanuel. Ipinanganak siya sa isang berhin na babae, yung tinatawag natin na Birhen Maria. Siya ang binigyan ng gantimpala sa Diyos na Ama, sa banal na Espiritu Santo, para kanyang ipanganak ang isang sanggol na ating tagapagligtas, na bigyan ng pangalan na Emmanuel. Emmanuel ang kanyang pangalan ayon sa nakasulat dito sa banal na aklat, according to the book of Isaiah chapter 7 verse 14.
The Bible said, therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Tagalogin ko ito. Dahil dito, ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalan Emmanuel. So isang dalaga na virgin ang nagdala sa batang ito. Kanyang ipanganak ang batang ito at pangalanan na Emmanuel. So mahalaga ang pangalan Emmanuel dahil ito ang pangalan ng bata na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Siya ang magbigay sa atin ng palatandaan at ang isang dalaga ay maglilihi at kanyang ipanganganak ang isang lalaking sanggol na si Emmanuel. Kaya mahalaga talaga ang mga sinasabi ng mga propeta ayon kay propeta Isaias. Hindi pa nabuhay, hindi pa ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, mayroon ng mga alagad ng Diyos na nagsasabi na kailangan ipapanganganap ang isang latang lalaki na sanggol para maglingkod dito sa sanglibutan na tawagin na Emmanuel. Kaya mahalaga talaga ang pangalan ito. Kaya ngayon, lumipat tayo sa New Testament. Tanungin natin ang banal na aklat kung sino ba talaga ang Emmanuel na ito na sinasabi dito sa Old Testament ni Propeta Isaias. Tanungin natin ang banal na aklat sa New Testament kung sino ba ang batang ito na pinangalanang Emmanuel, para malaman natin na totoo ba talaga ang sinasabi ni Propeta Isaias ayon sa ating binasa sa Isaiah chapter 6 chapter 9 verse 6 and as Isaiah chapter 7 verse 14. Tanungin natin ang banal na aklat sa Bagong Titan. Question: who is the Emmanuel, there the Virgin? Sino ba itong Emmanuel na ipinanganak ng Virgin? Tanungin natin ang banal na aklat para malaman natin. The Bible answer: the God bare the Virgin. Sino raw? Ang Diyos ay ipinanganak ng isang Virgin. Yung tinatawag na Emmanuel, yan ang Diyos na ibinuntis ng isang Virgin Maria at kanyang ipanganganak. Yan raw ang Diyos ayon sa nakasulat dito sa banal na aklat. So let us read in the book of Matthew chapter 1 verse 23. The Bible said, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us.
tagalogin ko ito. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ito, kasama natin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin. God be with us. Kasama natin ang Diyos dahil ipinanganak ng isang Birhen Maria. Yan ang utos ng Ama at ibibigay sa isang babae na hindi makasalanan para siya ang magdala nitong isang bata na sanggol na kanyang isinilang. Yan ay isang utos ng mga anghel. Isang Espiritu Santo na kanyang tatanggapin para mabuhay ang Diyos at makasama natin. Kaya kailangan talaga natin na paniwalaan ang pagkabuhay ni Jesucristo dahil siya ang Diyos na nandito sa sanlibutan para magligtas sa atin. Ayon sa sinasabi ni Propeta Isayas na ang ibig sabihin sa Emmanuel dito sa Matthew chapter 1 verse 23, yan ang Diyos na kasama natin. Tinatawag siya na Jesus dito sa banal na aklat dahil ang pangalang Jesus ay tagapagligtas. Ayon sa nakasulat sa Matthew chapter 1 verse 21. Ha? Anong sinasabi dito? The Bible said, Jesus, for He will save His people, and He will bear a son, and you shall call His name Jesus, for He will save His people born upon their sins. Ano ang sinasabi? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya tinatawag natin siya na Jesus dahil kanyang ligtasin ang kanyang bayan. Kaya nandito tayo ngayon, naniniwala tayo sa kanya, binigyan natin ng halaga buwan na ito, December 25, para maalala natin ang pagkabuhay ni Jesucristo dahil nakasulat yan sa banal na aklat. Maraming mga tao na hindi naniniwala sa pagkabuhay ni Jesucristo. Kung paniwalaan natin ang BC, yung March, yung iba naman October, 6 BC, hindi yan totoo. Dahil ang ID, yan ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ayon dito sa banal na aklat. Marami namang mga sumusulat sa aklat, yung mga writers, yung mga authors, nagawa ng mga aklat at nabasa naman sa mga tao, yun ang kanilang pinaniwalaan. Hindi yan totoo. Yung BC, AD na buhay ang ating Panginoong Diyos Jesucristo. Kaya nandito tayo ngayon, binigyan natin ng halaga ang kanyang pagkabuhay dahil nagbasi tayo sa banal na aklat. Kaya nagkagulo ang sanlibutan ayon sa Isayas, pahina 8, talata 8. Ha? Nagkagulo ang mga tao doon sa Jerusalem noong unang panahon dahil sa kanyang pagkabuhay. Dahil ayaw nilang matanggap ng mga hari na mabuhay ang isang sanggol na siyang
maghahari sa buong sanlibutan dahil bigyan niya ng kaligtasan ang lahat ng mga tao. Kaya nagalit ang mga hari noong unang panahon. Pinatay yung mga batang lalaki dahil ayaw nilang mayroong ibang hari na doon maniniwala ang mga tao sa Israel. Kaya nagkagulo. Ayon sa Isaiah chapter 8 verse 8, nagkagulo dahil nabuhay si Emmanuel. Nakasulat yan. Ibang katanungan. Welcome from the patriarchs of Christ. Saan ba galing o saan ba nagmula ang mga lahi o ang lahi ni Kristo? Saan ba nagmula noong siya'y ipinanganak, noong siya'y nabuhay? Bakit siya tinatawag na Diyos na kasama natin? Dahil maraming mga relihiyon, maraming mga paniniwala, maraming mga tao na hindi naniniwala na si Jesucristo ay Diyos. Ayon sa kanila, siya ay tao lang at hindi Diyos. Kaya, tanungin natin ang banal na aklat sa kanyang pagkabuhay, saan ba nagmula ang kanyang lahi? Ha? Kung totoo ba talaga na ang kanyang pinagmulan ay hindi mula sa Diyos? The Bible answer, the patriarchs of Jesus Christ from the God and bless Him forever. Nagmula ang kanyang lahi sa Diyos at pinampala ng walang hanggan. So nandito tayo ngayon. Ha? Binigyan natin ng halaga. We bless this celebration December 25 because we believe Jesus Christ is God according to the Bible. So let us read in the book of Romans chapter 9 verse 5. The Bible said, to them belong the patriarchs and from their race according to the flesh is the Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. Tagalogin ko ito. Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang katastaasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Sino yung nagiging isang tao? Si Jesucristo, ang dakilang Diyos. At kailangan nating purihin magpakailanman. So, nandito tayo ngayon. We are full of bliss to our God, Jesus Christ. Binigyan natin ang halaga. Dahil nakasulat yan sa banal na aklat na ang kanyang lahi, ang kanyang pagkatao ay nagmula sa katastaasang Diyos. Kailangan nating purihin magpakailanman. Yung iba, nagsasabi na hindi Diyos. Nakasulat yan dito sa banal na aklat na siya ay Diyos. O sinasabi dito, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Ha? Si Kristo ay nagmula sa
kanilang lahi, ang katastaasang Diyos ay purihin magpakailanman. So kailangan talaga na purihin natin magpakailanman. So walang hanggan ang ating selebrasyon sa December 25. Dahil nakasulat yan dito sa banal na aklat. According to the book of Romans chapter 9 verse 5, to them belong to the patriarchs and from the race according to the flesh is the Christ who is God over all, blessed forever. Amen. Christ over all God. Siya talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan nating purihin magpakailanman para sa ating totoong paniniwala sa Kanya. Dahil nagbasi tayo sa banal na aklat kung ano yung tinuturo, bakit tayo maniniwala sa mga pagtuturo sa ibang reliyon na hindi naman nakasulat dito sa banal na aklat? Nagtanong tayo sa banal na aklat. Sinagot tayo. Nalaman natin sa Old Testament kay Propeta Isaias na ipapanganak ang isang sangkol na batang lalaki at tawagin na Diyos kasama natin, siya si Jesucristo. Nagmula ang kaniyang lahi sa Diyos na Ama dahil ipinadala siya. Dahil tatlong persona ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano yung dinala ni Birhen Maria? Yung ibinigay sa kanya, Espiritu Santo, kanyang ipanganganak at pangalan, bigyan ng pangalan Emmanuel, nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Binigyan siya ng pangalan, bininyagan siya, tinawag siya na Hesus para magbigay sa atin ng kaligtasan sa buong sanlibutan. Dahil hawak niya ang ating gobyerno, bigyan tayo ng mga payo para tayo maligtas at matanggap natin ang kaligtasan ayon sa nakasulat dito sa banal na aklat. So ibang katanungan, the other question, who is the son? Sino itong anak na ito? Sino itong bata na ipinanganak ni Birhen Maria? Tanungin natin ang banal na aklat dahil sinasabi sa ating mga binasa kanina, ang Diyos raw ay kasama natin mula kay Kristo, mula kay Emmanuel. Tanungin natin ang banal na aklat kung sino ba talaga ang batang ito para malaman natin, maintindihan natin kung ano yung nakasulat dito sa banal na aklat. Who is the Son? The Bible answer, the Son is the true God. Ang batang ito ay ang totoong Diyos. Totoong Diyos. Ayon sa nakasulat dito sa banal na aklat. So let us read in the book of 1 John chapter 5 verse 20. The Bible said, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, and His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Tagalogin ko ito.
At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pag-uunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At kayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So saan tayo ngayon? Ha? Noong nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, nandito tayo ngayon sa tunay na Diyos. 1-25. Hindi tayo naniniwala kay Jesucristo na siya ang tunay na Diyos, totoo na Diyos, the true God. So kailangan talaga maniniwala tayo para nandyan tayo sa totoo na Diyos. Dahil sinasabi dito, and we know that the Son of God has come. Ha? Ano ang sinasabi? At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Anak ng Diyos na parito. Ha? He has given us understanding so that we know Him who is true. Ano raw? Ha? At binigyan niya tayo ng pag-uunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. So binigyan tayo ng pag-uunawa. God give us understanding. Bakit hindi tayo maniniwala? Bakit hindi natin intindihin ang nakasulat sa banal na aklat? Yung iba naman na mga relihiyon, ayon sa kanila, hindi natin paniniwalaan si Jesucristo na Diyos dahil tao lang yan. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Totoong Diyos na ating paniniwalaan. Dahil nakasulat yan sa banal na aklat. Kung hindi tayo maniniwala sa Kanya, anong tawag sa atin? The enemy of Jesus? Tawagin tayo na Antikristo? Yung mga Antikristo, hindi yan naniniwala kay Kristo na Diyos. Samantala, nakasulat yan sa banal na aklat. Bakit hindi tayo maniniwala na palagi nating binabasa banal na aklat? Nakasulat yan na si Jesucristo ay totoong Diyos. Ano ang tawag sa atin? Suwail na anak. Pwede tayong hindi tawagin na anak dahil hindi tayo naniniwala. Kailangan talaga maniwala tayo kay Jesucristo na ipinadala ng Diyos, na ipinanganak ni Birhen Maria. Kaya bigyan natin ng halaga ang ina ng Diyos dahil nakasulat yan. So sinasabi dito, ha? And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Paano natin magamit ang buhay na walang hanggan kung hindi tayo maniniwala kay Jesucristo? He is eternal life according to this Bible. Kung kaagib tayo sa mga relihiyon na iyan na hindi naniniwala kay Jesucristo, paano na ang kaligtasan natin? Kawawa tayo. Kawawa ang ating kaluluwa. Kung kaanib tayo sa mga reliyon na hindi naniniwala kay Kristo na Diyos. Samantala, nakasulat yan sa banal na aklat. Kaya mag-isip naman tayo, mga tao buong sanlibutan, kung sino ba talaga ang ating paniniwalaan? Ang Diyos ba? O ang reliyon na nagdala ng doktrina sa kanilang paniniwala at ibinigay at ipinangaral sa mga tao?
Sinasabi dito, His Son Jesus Christ, He is the true God and eternal life. Sa kanyang anak na Jesus Kristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, kung hindi tayo mag-celebrate ng December, hindi tayo naniniwala sa Anno Domini. Sa Latin, na Anno Domini, na ang ibig sabihin ay the day of Jesus Christ, ang pagkabuhay ni Jesus Kristo. Bakit tayo maniniwala sa BC? Ang BC, hindi pa ipinanganak ang ating Panginoong Jesus Kristo. Yan ay malaking kasinungalingan sa mga isinulat ng mga different authors of the books. Kaya huwag tayong maniniwala. Paniniwalaan natin ang banal na aklat dahil ang siyang magtuturo sa atin sa katotohanan. Binasa natin kanina sa Romans chapter 9 verse 5, nagmula ang kanyang lahi sa Diyos. Di siya Diyos. Binasa naman natin dito sa 1 John chapter 5 verse 20, totoong Diyos, the true God. Sana ating paniniwalaan. Tanungin natin ang banal na aklat kung totoo ba talaga na ipagpatuloy natin ang ating pag-celebrate, ang ating paniniwala sa December 25 sa Diyos. Tanungin natin ang banal na aklat para malaman natin, para makita at marinig sa buong sanlibutan dahil live tayo ngayon. Maraming nanonood sa ating banal na ebanghelyo. Tanungin natin ang banal na aklat. What is this day, December 25? Ano ba itong araw ng December 25? Iyon ang ating katanungan sa banal na aklat para malaman natin kung sino ang nagkamali. Yung mga hindi nag-celebrate o tayong nag-celebrate. The Bible answer, we are waiting for blessed hope. Ano raw? Ha? Ano raw itong araw ng December? Naghintay tayo. Ha? Mayroon tayong hinihintay. Yung pagpapala sa araw na ito. Dahil gusto natin na malaman sa banal na aklat kung totoo ba talaga na Diyos si Jesus Kristo. Gusto nating masaya sa araw na ito na magbigay tayo ng aginaldo sa bawat isa sa atin bilang isang handog ng kasiyahan. Kaya nagtanong tayo sa banal na aklat, what is this day, December 25? The Bible answer, we are waiting for blessed hope. Ilang buwan natin itong inihintay, ang December 25, sa kaarawan ng ating Panginoong Diyos Jesus Kristo. Dahil ito ang huling buwan ng isang taon. Mula January hanggang December. Kaya maghandog tayo ng aginaldo sa bawat isa sa atin. So let us read in the book of Titus, chapter 2, verse 13. The Bible said, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Tagalogin ko ito. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian
kapatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Talagang matindi ang sinasabi dito sa banal na aklat. Totoo talaga na naghintay tayo na ating mabigyan ng pagpapala ang ating sarili ayon sa ating paniniwala sa dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Because Jesus Christ, He is our great God and Savior. Dakilang Diyos at tagapagligtas natin si Jesucristo. Ayon sa nakasulat dito sa banal na aklat, ha? Hinihintay natin ang pinagpalang araw. Anong araw ba yun? Linggo, December 25, na ating inaasahan, ha? Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at kapagligtas na si Jesucristo. Ito ang araw, ha? Na ating hinihintay na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na si Jesucristo. So ano ang makikita natin sa ating simbahan? Mayroon tayong mga parol at makahanda na sa atin, sa bawat isa sa atin, ang mga aginaldo na ating inaalay. Katulad sa ginawa ng tatlong mga hari, tatlong mga mago na nagbigay ng aginaldo sa pagkabuhay ni Jesucristo doon sa isang lugar kung saan kung mayaman ka, malungkot ka dahil kawawa ang Panginoon na buhay lang doon sa lalagyan ng mga tupa, lalagyan ng mga kambing, mga baka, kawawa talaga ang buhay ng ating Panginoong Diyos. Ipinakita sa buong sanlibutan na kung sakaling mabuhay din tayo katulad ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon tayong pag-intindi, mayroon tayong pag-uunawa, kailangan marunong tayong magpakumbaba, ha? Nagpakumbaba ang ating Panginoong Diyos Jesucristo na ating tagapagligtas, na ating dakilang Diyos. Tayo pa kaya hindi marunong magpatawad? Ha? Kailangan, kung mayroon mang mga tao na nagkasala sa atin, bigyan natin ng kapatawaran dahil nabuhay ang Panginoong Diyos at binigyan tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung nagalit kayo sa inyong mga magulang, sa inyong ama, sa inyong ina, sa inyong mga kapatid, mga pinsan, mga kapitbahay, patawarin ninyo dahil nabuhay ang Panginoon. Bigyan natin ng pansin ang lahat ng kamalian na ating ginawa. Magpakumbaba tayo katulad sa pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan talaga na mayroon tayong pag-iisip na mauwain dahil yung ugali natin na gusto natin tayo na lang lahat ang masusunod. Tayo na lang ang mayroong karapatan na gumawa sa kahit anong bagay na iyon dahil nandiyan nakalagay sa ating isipan na tayo'y ama, tayo'y ina, tayo'y
malaking pinag-aralan, parang hindi namin tanggap ang ating kamalian. Dahil mataas yung mga paningin natin sa ating sarili. Kaya magalit ang ating Panginoon. Magbago na tayo. Kailangan natin na magkaisa, bawat isa sa atin. Mayroon tayong puso na maunawain, malambot na puso, hindi matikas na puso, para sa ating pamilya, para sa bawat isa sa atin. Dahil ang araw na ito ay mahalaga para sa bawat isa sa atin. Nabuhay ang Diyos. Ipinadala siya ng Ama. Siya ang mahal na anak ng Ama. Ibinigay sa atin para matanggap natin ang kaligtasan. Kaya ang paniniwala talaga sa Diyos, kailangan mayroon tayong batayan. Mayroon tayong basihan sa banal na aklat. So kung ang relihiyon natin hindi naniniwala sa pagkabuhay ni Hesus Kristo, nagkamali tayo. Hindi sila naniniwala kay Kristo na Diyos. Nakasulat dito sa banal na aklat. So nagkasala tayo. Ha? Kung hindi tayo mag-celebrate ng birthday, makalimutan natin kung ilang taon na tayo. Tandaan niyo yan. Kaya yung celebration, yung anniversary, mahalaga talaga. Para malaman natin na citizen ka na ba, ilang taon ka na, sa pamamagitan ng celebration ng inyong birthday, doon mo malalaman na buhay ka pa. Alam mo na kung ilang taon ka na. Kahit walang pagkain, kahit na walang gastos, ang importante, bigyan natin ng halaga ang ating birthday. Mga anak natin, bigyan natin ng birthday. Magpasalamat tayo sa Diyos. Panginoong Diyos, maraming salamat na binigyan mo pa ako ng mahabang buhay. So magpasalamat tayo. Dahil kung hindi naawa ang ating Panginoong Diyos, malamang patay na tayo ngayon. Kasama na tayo sa COVID-19. O namatay tayo sa sakit. Namatay tayo sa baril, itak, saksak, lason, o kahit anong mga kamatayan na mangyari sa atin. So kailangan talaga na ipagdarasal natin araw-gabi ang ating paninirahan dito sa sanlibutan. Kailangan talaga mayroon tayong paniniwala sa Diyos. Let us pray to God every day and night. Magdasal tayo araw-gabi para bigyan tayo ng Diyos ng habang buhay. Kaya ngayon, pagkatapos ng ating banal na misa, mayroon tayong tinatawag na pag-aalay ng aginaldo. Mayroon tayong kids gift, bawat isa sa atin. Pagkatapos, kakain tayo. Mayroon tayong kunting pagkain na ating inaalay sa ating Panginoong Diyos. Para naman siya masaya sa ating paniniwala. Dahil kung hindi tayo mag-celebrate ng December sa kanyang pagkabuhay, hindi natin matanggap ang totoong kaligtasan. Kaya nagbigay tayo ng celebration dahil alam natin na buhay ang Diyos na tagapagligtas sa atin. Dahil malaking kamalian talaga yung mga paniniwala na hindi magbigay ng halaga sa December. Mali talaga iyon. Kung basahin natin ang banal na aklat, hindi naman tayo nakasaksi sa pagkabuhay. Abutan,
Ha? Nalalaman lang natin ayon sa banal na aklat na ating binasa. Doon natin naintindihan totoo talaga sa araw na ito. Dahil nakasulat yan. Hindi nagkamali ang banal na aklat. Kaya mga anak ng Diyos, mahalaga talaga ang paniniwalang ito. Kaya ang mga tao, kahit na naghihirap, naghanap ng paraan para makapag-alay ng pagkain, aginaldo sa ating Diyos at sa ating kapwa at sa ating pamilya. Katulad ng ginawa ng tatlong hari na nag-alay sila ng mga pira, yung mga alak, yung mga babamo, bulaklak. Yun din ang ating gagawin sa bawat disipler para maalala natin ang pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos Jesucristo at maalala natin ang ating mga kapatid. Halimbawa, ninong-ninang sa kasal, sa pinyang, pupunta yan sa inyo. Maghingi ng Pamasko. Merry Christmas, ninong. Merry Christmas, ninang. Kailangan maghanda kayo. Dahil kawawa naman yung mga inaanak nyo. Pangalawang magulang kayo. Ayon dito sa banal na aklat. Kaya malayo pa ang December. Maghanda na kayo, magbalot na kayo. Dahil utos yan ng Panginoon. Paano yun pa? Wala akong pera. Wala akong maibigay sa aking inaanak. Ang gagawin mo na lang, smile. Smile na lang. Sabihin mo na, inaanak, wala akong maibigay sa'yo na Pamasko. Ganito na lang, smile na lang. So, huwag kang malungkot. Bigyan mo na lang ng smile. Saya na yon. Kung malungkot ka, nakasimangot ka, paano na yon ang Pasko? Wala na ang Pasko. Sira na ang Pasko. Kaya huwag kayong malungkot sa Paskong ito. Huwag kayong magalit. Smile, every one of us. Huwag malungkot. Ipakita natin sa buong sanlibutan na kahit tayo walang-wala, kahit tayo naghihirap, ipakita pa rin natin ang matamis na smile ng ating mukha para masaya ang kapwa natin, masaya ang Diyos natin. Katulad ngayon, mayroong ulan, putik pa ang daanan. Nahirapan tayo magpunta dito sa simbahan dahil sa ulan, dulot ng bagyo. Ipinagpatuloy natin ang ating selebrasyon para mabigyan natin ng halaga ang pagkabuhay ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Dahil alam natin na siya nagmula sa Diyos. Siya ang Diyos na walang hanggan. At sinasabi dito sa ating binasa kanina na ipagpatuloy natin ang ating selebrasyon ng walang hanggan para sa pagpapala sa ating Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi dito sa banal na aklat. Dahil ang iba ngayon, hindi naniniwala. Ha? Ang iba ngayon, hindi naghanda ng pagkain. Pero, naghanap ng pagkain kung sino yung may handa. Dahil hindi sila naniniwala. Yung kapitbahay naniniwala, doon na lang sila kakain.
dapat kuasa ng relihiyon na iyan dahil pasmo tayo, no? Hindi tayo makakain. Pasmado yung bituka. Wala na. So kailangan maghanda tayo kahit kunti para sa mga tao. Ngayon, may handa tayo. Dito sa simbahan, kakain tayo. Magsaya tayo, maggalak tayo para sa Panginoon. Kahit na maraming mga pagsubok, makikita sa buong sanlibutan, live tayo ngayon, ang ating simbahan, kahit hindi pa tapos, mayroon tayong mga magagandang mga decoration, mga bulaklak, inihandog natin sa buong sanlibutan. Naniniwala sa December 25, masaya ang Diyos. Kahit sa simbahan natin, naghanda sila, nag-alay sila. Dahil alam natin na ang simbahang ito ay katawan ni Kristo. Kaya makita sa buong sanlibutan, wow, napakaganda ang simbahan ng Alpha Omega. Sa loob, kahit na hindi pa tapos, marmol pen pa ginawa ng ating magiting na pintor, Master Amumuong. Makikita sa buong sanlibutan, napakaganda talaga ang kanilang mga kurtina, ang kanilang mga dekorasyon. Yan ay gawa ng mga babae natin dito, lalo na sa mga young people, mga Japonesa, at pinamunuan ng ating Japonesa na si Japonesa Juicy Ursal Gutinias. So masama ba? Masama ba iyan? Hindi. Masaya ang Panginoong Diyos dahil mayroon tayong ginagawa. Makikita nila na ang altar natin, bago ang pintura, mayroon tayong Christmas tree, mayroon tayong mga ilaw. Ang ibig sabihin niyan, yan ang palatandaan ng kagalakan sa ating pag-alala sa ating Panginoong Diyos, Hesukristo. Kaya masaya tayong lahat. Kailangan, clap your hands. Mayroon pang isa na ating paghandaan, ang December 30. Maghanda tayo. Pagkatapos, New Year na naman, dalawa pala. Tatlo. Ngayon, December 29-30, December 31, mayroon naman tayong New Year. Tanggapin natin ang ibang kaganapan sa buong sanlibutan at sa ating pagkatao. Kailangan masaya din tayo kahit ano pang mangyayari sa buong sanlibutan. Masaya tayo dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos. 29, mayroon tayong motorcade, caravan. Ipakita natin na nag-celebrate tayo sa kamatayan ng ating mahal na hero, mahal na bayani, na si Dr. Jose Protasio Rizal. Para hindi makalimutan sa buong sanlibutan na pinatay siya para sa bayan, para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Kaya maghanda na kayo, mga simbahan, mga membro, maghanda na kayo dahil malapit na ang December 29-30. Kailangan 28 ng hapon nandito na kayo. Yan ay aking paalala sa inyo dahil
7 o'clock ang karaban natin. Kailangan nakahanda kayo. Kung pwede, nandito na kayo madaling araw ng December 29. Dahil pagkatapos ng karaman, mayroon tayong ordination sa mga commander, Japanese, mga master, mga Japanese, mga reverend, friends, monsignor and bishop, pati archbishop and vicar bishop sa mga diocese. Dahil ito na ang pagkakataon na piliin ko kung sino ang karapat-dapat na manungkulan sa gobyerno ng diocese, sa bawat probinsya at region. Dahil kailangan talaga na mabigyan ng maraming distrito ang bawat arsobispo. Kung sino yung pipiliin sa banal na Espiritu Santo, siya ang magiging arsobispo at magiging vicar governor sa distrito na iyon. Kahit na reverend, kahit na pari, monsignor, kung siya ang pipiliin, palarin na matawag at tumanggap sa banal na ordinasyon, walang magawa ang bawat isa. Dahil siya ang pinili ng Diyos. Hindi siya pwedeng tumanggi. Walang sinumang pwedeng mag-offer ng kanyang sarili na kailangan talaga na ordinahan siya bilang isang arsobispo at saka vicar governor. Kung hindi, nagmula sa Espiritu Santo. Dictation of the Holy Spirit. Yan ang ating basihan. Kailangan maghanda na kayo, mga nandyan sa ibang lugar, iba't ibang probinsya dito sa Mindanao. Maghanda na kayo, buong Mindanao. Kung mayroon kayong panahon, pumunta na kayo dito. Dahil mayroon din tayong miracle, yung pagpalamig ng langis. Mahalaga yan para sa may mga sakit. Kung gusto ninyong makakita ng milagro, 29, mayroon tayong milagro na gagawin. Baka mayroon pa na milagro na ipakita sa inyo ang simbolo ng kaharian ng langit. Bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan? Dahil gusto nating makaakyat sa langit. Dahil ang langit, nandun yun ang bahay na ginto. Nandun ang mga mamahaling mga bato na ating hinahanap. Katulad dito sa mundong ito, pag makakita tayo ng mga diamond, masaya na tayo dahil malaking pera na iyon. Makakita tayo ng mga ginto, masaya na tayo kasi malaking pera na iyon. Hindi katulad doon sa kaharian ng langit, nandun lahat. Bigyan tayo ng ginto, bigyan tayo ng bahay na nandun ang mga mamahaling bato na hindi natin nakikita dito sa libutan. Kaya, punta kayo dito ngayon, darating 29, ipapakita ko sa inyo yung simbolo ng kaharian ng langit. Ibibigay ko kung sino yung gusto sa banal na Espiritu na mabigyan ng aginaldo na makatanggap ng mahalagang bagay para sa kanyang katawan. Hindi yan lahat. Kung sino yung tawagin at marunong umawit, makatanggap siya ng regalo
Ha? Iba't ibang klaseng regalo na kanyang matatanggap. Kaya, ihanda ninyo ang inyong mga songs. Baka kayo ang pipiliin. Ihanda ninyo yung bayang magilaw, yung lupang hinirang. Ha? Maganda na ka, mahalaga yan. Baka kayo ang pipiliin sa banal na Espiritu Santo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya sa harap ng mga tao. Ang mga tao, gawin ninyong damo sa inyong mga paningin. Yung damong bulaklak. Pagtingin ninyo, damo lang yan, na bulaklak. Bakit ako mahiya sa kanila? O, gagawin mo yung utos sa inyo. Yun ang sinasabi dito sa banal na aklat. Dahil kung mahiyain kayo, ang taong mahiyain, hindi makatayo dito sa harapan. Ha? Dahil mahiya ka. Hindi mo na alam kung ano yung ginagawa mo. Dahil nahiya ka. Bakit ka mahiya? Ha? Hindi tayo mahiya. Nandito tayo sa Panginoong Diyos. Mahiya lang tayo sa kasalanan. Mahiya lang tayo sa kamalian. Yun ang bagay na ating ikakahiya. So maghanda na kayo. Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis, Usamis, Urquita, Lanao, Iligan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Agusan del Sur, Surigao, Davao, lahat ng mga lugar dito sa Mindanao, Basilan, Hulo, Cotabato. Maghanda na kayo. Maghanap na kayo ng sasakyan at lagyan ninyo ng tarpaulin na you are celebrating the Resultat World Celebration para makita sa lahat ng mga tao na kayo'y obedient sa ating mahal na hero, Dr. Jose Protasio Rizal. Sana naintindihan ninyo buong sanlibutan ang ating topic, The Birth of Jesus Christ, December 1 to December 25. Dahil yan ang utos ng ating Panginoon ayon sa nakasulat dito sa banal na aklat. Yan lang, ulitin ko, magandang tanghali sa lahat. Merry Christmas! Buong sanlibutan, Happy New Year! Masaya kay smile kayo dyan sa United States of America, Canada, Australia, Singapore, sa Saudi Arabia, at yung mga member natin sa South Africa, sa Korea, North Africa, at sa buong mundo, lalo na sa Malaysia. Smile kayong lahat sa araw na ito, December 25, because we are celebrating the birth of Jesus Christ, our God. Clap your hands! Yan lang, ulitin ko, magandang tanghali sa lahat. At ipagpatuloy natin ang ating banal na misa. Ito ang inyong lingkod sa salita ng Diyos, Pope Dr. Apostle Reverend Eduardo M. Rodriguez Ligi, Doctorate of Theological Philosophy, Doctor Minister, Pilipinista Pope, Supreme Executive Bishop. Pagpapalain kayo ng Diyos. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Merry Christmas ulit! Arizona,
USA.